Pangalanan sa Senado ng isang frontline officer ng Bureau of Immigration ang mga sangkot umano sa pastilla scheme o pagpapalusot sa mga Chinese national kapalit ng kickback. Ang DOJ iniimbestigahan na ito. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Kahit may banta umano sa kanyang buhay, humarap sa Senado si Alison Alex Chong, isang frontline immigration officer mula 2012. Si Chong ay naka-assign sa NAIA at may personal daw na kaalaman sa pastilla scheme. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Chong na siya ang kumuha ng videong ipinalabas nung nakaraang hearing. Sobra na raw kasi ang ginagawa ng kanyang mga kasamahan. Bakit mo kinuha yung video na ito? Kasi, ang sukdulan na po eh. Gusto ko po i-expose talaga itong nangyayari sa immigration. May karapatan po kasing malaman ang bawat Pilipino. I feel na yun pong mga kasamahan kong immigration officers, they have been enslaved by this corrupt system. And whether or not they were aware of it, biktima din sila. And I wanted to free them from this system. That is why I am making this sacrifice. Pangalawa, may karapatan pong malaman ang bawat Pilipino kung ano pong nangyayari sa ahensya ng gobyerno na ito, especially borders po natin yung kailangan bantayan. Feeling ko po, invasion po ito. Nagsimula raw ang pastilla scheme matapos tanggalan ng overtime ang mga tauhan ng BI noong 2016. Dati, VIP services daw ito para sa mga casino high roller. Nang maging mabenta raw ito, sabi ni Chong, nag-takeover daw sa modus ang ilang mga dati umanong opisyal ng Travel Control Enforcement Unit. Ben Guevara, Glenn Comia, and then Binsol, who were then under former Ports Operation Division Chief Red Marinas, decided to take over the operation. They took control of the collections from entering and departing passengers, then disbursed commissions at the end of every week. 2017 daw nang mapansin ni Chong ang dagsa ng mga Chinese nationals sa bansa. Kasabay daw ito ng mga mensahe umano sa isang Viber group ng listahan umano ng mga Chinese na padederechohin na lang sa immigration. Kasama sa pagdinig, sina BI Commissioner Jaime Morente at kasalukuyang Acting BI Port Operations Chief Grifton Medina na kapwa hindi idinawit ni Chong sa pastilla scheme. Pakitignan mo yung mga BI officials na nandito sa session hall sa ngayon. Yes, Your Honor. Sino sa personal knowledge mo, sino sa kanila ang may personal knowledge ka na tumatanggap din ng pastillas o may kinalaman dito? Wala po, Your Honor. I'm not aware of the Viber groups per terminals as other witness is saying. As of now, we do have Viber groups for supervisors, for deputy heads, for section heads, to cascade information, especially with regard to memos or urgent instructions from the commissioner. On February 17, I issued the letter directive creating the fact-finding committee. I issued a termination order for contractual Yanni M. Howe. He was also a part of the video. These schemes are not very new to my knowledge. I have took several measures already to address this. Iniimbisigahan na ng DOJ ang pastilla scheme. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros, pumayag din si Senator Tito Soto na bigyan ng immunity from suit si Chong bunsod ng kanyang testimonya sa Senado. Nag-a-apply na rin daw si Chong para maipasok sa Witness Protection Program ng DOJ. Sabi ni Ontiveros, iimbitahan daw nila sa susunod na pagdinig ang mga idinawit. Ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang pag-relieve sa lahat ng opisyal ng BI na may kinalaman sa pastilla scheme. Dano Tingkungko, GMA News.